So, what's up sa inyo dyan mga lods? Welcome back to my channel. So, in this video mga lods, meron akong i-share sa inyo na isa sa mga kailangan nyo kapag kayo ay nandito na sa Japan, no? So, ano pang hinihintay natin? Pag-usapan na natin to. So ayun mga lods, ito habang naglalakad-lakad tayo, pumuntaan lang kasi ako dyan. So ayun, pagdating mo dito sa Japan mga lods, kailangan meron ka nito, no? So ano ba itong binabanggit ko dito? Ito ay SIM card, no? Importante mga lods na meron kang SIM card kasi una, pagka meron kang mga online application, syempre kailangan ng mga number dyan, no? So kailangan meron kang number dito sa Japan. So, depende rin sa inyo yun, no? Pwede rin mga kumuha ng pocket wifi kung gusto niyo para may internet kayo sa labas. Pero yung akin kasi, SIM card yung kinuha ko kasi para may number ako dito sa Japan. Kasi may mga online application kasi akong ginagawa. So, yun, SIM card ko na yun, meron na yung data. May kasama na yung data. So, ang kinuha ko kasi doon ay 30 gig lang. Bakit 30 gig? Kasi meron din naman kaming internet connection, meron kaming router na kinuha din sa bahay. So yun sa router naman, unlimited naman yun, unlimited connection, no? Itong SIM card na gamit ko, syempre pag aalis-alis ako, lalabas ako, meron akong internet connection, no? Kaya 30 gig lang yung kinuha ko kasi pag sa bahay naman, nakakapag-internet naman ako. So kung tatanong nyo naman ako kung magkano yung monthly payment ko dun sa SIM card nga na kinuha ko, yun ay 2,300 yen per month, no? Yung amin namang router, ang monthly payment noon ay 5,000 yen. So, dalawa naman kami doon ni Kuya Will. So, 2,500 kami per month. So, papatak ng kulang-kulang 5,000 yen per month ang monthly payment ko sa aking internet, no? So, bakit ko nga ba sinishare sa inyo to mga lods? Kasi ito importante din na meron tayong internet connection kasi unang-una, yan yung ating paraan para makatawag, no, sa ating makatawag tayo sa pamilya natin sa Pilipinas. At syempre, makapag-access din tayo sa mga ating mga social media, no. So napaka-importante ng internet connection, no, lalo't pag malayo ka sa iyong pamilya. So ang tip ko lang sa inyo mga lod, siguro pagka kayo ay papunta na dito, talagang sigurado na yung flight nyo na papunta dito sa Japan, maghanap na kayo ng mga internet provider, no? Marami naman dyan, Lord, sa Facebook, no? Dyan lang din ako nakakuha ng aking internet, no? So, marami mga internet provider na nandyan na pwede ka nang makipag-usap sa kanila, no? At makipag-transaction. O kaya naman, pagdating mo sa Japan, siyempre, kapag trainee ka, so meron ka pang 1 month na pag-aaral dito at siyempre, meron ka na ring alien card. Importante yun kasi yun din yung ipinapasa, binibigay. Ipepresent mo doon sa pagkukuhanan mo ng internet, no? At saka, isa pa, siyempre, pagdating mo ng Japan, kailangan alam mo na din yung address mo, no? Kung saan ka titira. So, ibibigay ko sa inyo yung pinagkuhanan ko ng aking SIM card, mga lods. Ito yon dito sa H2T. Ayan, pa-flash ko sa aking screen. At yung amin namang router, mga lods, Wi-Fi Shop Philippines. Ito siya. Yan, yan yung pinagkuhanan namin ng aming router. So, yan. Sa Wi-Fi Shop naman, mga Pinoy naman yung makakausap mo dyan. So, kayo na bahala magpag-usap, no? So, kung tatanungin nyo kung paano magbayad, pagbabayad naman nung sa aming router, no? Merong dumarating na bills sa amin. So, yung bills na yon, pwede mo siyang bayaran sa convenience store. So pag punta mo ng 7-Eleven, yung bills na hawak mo, iabot mo lang mismo doon sa cashier at yun, doon ka lang magbabayad, no? Ito namang SIM card ko, mga lods, walang dumarating na bills. Pero sa convenience store ko lang din to binabayaran doon sa Family Mart. Merong machine doon na gagamitin mo, no? So meron akong ginawang video kasi nagbayad ako kahapon ng aking SIM card. Ito, panoorin nyo. So yun mga lods, nandito tayo sa Family Mart, no? At ituro ko nga sa inyo mga lods ito paano gamitin itong machine na ito kung bubayad tayo ng internet, no? So ngayon ito lang ang tapang babayad, mga lods. So, tapos yung sa internet provider nyo, mag-chat nyo yun or chatandan kayo nun ng code na i-input nyo dito sa machine.
Una mga lods, pinutin nyo lang yung smart pit, makikita nyo naman. Ayan, so pinutin nyo yan. Sunod naman, may lalabas yung smart pit, so pipiliin nyo din yun. Ayan, okay lang. Permission lang sa nakalagay dyan, so okay lang din. Yun mga lods, dito sa page naman ito, dito nyo i-input yung code na binigay sa inyo ng internet provider ninyo, no? Sa smart pit, so nandito yun sa page sa cellphone ko. So itatype ko lang dito yung code. Yun lang yung okay. So yun mga lods, so dito makikita nyo yung information ng provider ninyo, no? So i-in mo lang yan, pinutin mo lang na ganun, tapos press okay. Labas yung resibo dito mga lods. Wow! Magic! So yun mga lods, itong resibo na ito na galing sa machine na yun, dadali mo dun sa cashier. So dun ka magbabayad ng iyong monthly payment. So yun mga lods, nakapagbayad tayo. So ito yung resibo na galing dun sa cashier mga lods, no? So ito naman yung isi-send, pipicturean mo at isi-send mo dun sa provider mo, no? So bilang confirmation na nakapagbayad ka na ng iyong internet, no? So yun, no? Napakadali lang, di ba mga lods, magbayad. So yun lang mga lods, yun lang yung ma-share ko sa inyo mga lods, no? Kasi kailangan nyo talaga yan. Gaya nga nung sinabi ko, SIM card, kasi kailangan mo may number ka rin dito sa Japan para sa mga online application mo, no? Eh may mga confirmation code na isi-send, syempre kailangan ng mobile number. So yun lang mga lods, sana ay nakatulong sa iyo yung video na ito. Kung meron kang katanungan, no, pwede kang mag-comment diyan. Kung gusto mo tong video na ito mga lods, huwag mo kalimutan mag-like. At kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ay huwag mo kalimutan na mag-subscribe at hit mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga i-upload pang mga video tungkol dito sa buhay natin sa Japan. So, yun lang mga lods. Stay safe and God bless.